Kimchi, magluluto tayo ng baboy na may alamang. Ayan ang ating mga sangkap. Lagyan natin ng ilang perasong talong. Yan, dalawang sibuyas, bawang, siling green, siling labuyo at kamatis. Ayan po ang alamang natin. Nahugasan na po yan. Okay. Kailangan hugasan para hindi maalat. At syempre, may gata. Okay. Yan ang aking pamamaraan sa pagluluto ng baboy na may bagoong, mayroong gata. Ayan po ang isang kilong baboy. Pag ako ano, isang kilong baboy, kalahating kilong alamang. Yan po ang sukat ng aking pagluluto. Okay? Prepare na natin. Okay, yan na. Yan na po yung pinakita ko kanina. Yan, hinakahiwa na. Naka-prepare na. Ready to cook na yan. Pati ang talong, nahiwa-hiwa na. Okay. Ayan na. Siyempre, ang baboy po, kailangan pakuluan natin para crispy. Pinapakuluan ko kasi yan. Una, purpose ko para maging crispy. At siyempre, para malinis. Okay, yan. Start na natin. Ipiprito natin ang bahagya ang pork. Huwag nating bibitawan yan hanggang hindi siya malutong ang karne. Yan. Bilang. Tay nating maging brown. Ayan na siya. Malapit na. Brown na siya. Okay. Para bang nagprito din kayo ng baboy. Ganon. Yan, malapit na. Crispy na ang mga balat. Para pag kumain kayo ng alamang na may baboy, talagang masarap pag kinakagat nyo yung karne o kaya yung taba. Crispy pa rin siya. Ayan. Hahangingin na natin. Ayan na siya. Ang sarap. Oo. Ayan na siya. Crispy na siya. Pagkatapos niyan, iprito natin ang... Diyan na rin natin iprito yung talong, ha? Kasi malinis naman niyang mantika na yan. At unang gamit pa lang naman yan. Dyan na natin ipiprito ang talong. Piniprito po ang talong ha, bago natin ilagay sa alamang. Mamaya makikita nyo kung paano gagawin. Kailangan maluto ang talong. Masarap talaga kasi pag nakaprito ang talong. Kaysa yung ihahalo mo lang siya sa niluto mong alamang at doon na siya maluluto. Iba pa rin yung talagang sadyang nakaprito siya. Ayan. Ayan. Luto ng ating ano, luto ng ating talong. Hahanguin na natin yan. Ayaw sumama sa akin yung talong. Gusto niya pa magpaprito. Gusto niya pa magpa-toasted. Ayan. Toasted na yan. Okay. Okay. Ayan na. Start na tayo ng isang kuha. Tayo ng isang. Pasensya na kayo sa kawali. Kuha. Ayan. Lagyan natin ng kaperaso lang na mantika para panggisa ng ating mga ricado, yung mga panakot. Okay. Tayin lang natin uminit. Painitin lang natin ang bahagya yung ano, yung mantika. Ayan, lagay na ng bawang. Ganun na, pang simpleng luto ng pang ano, pang tahanan.
simpleng pagkain ng masang Pilipino. Lagyan ng bawang, lagyan ng luya. Ang kamatis. Lagay lang ng ilagay ang mga sahog, ang sibuyas, ayan, sige. Nailagay na lahat, halo-haloin na. Hirap magluto, pero kailangan magluto para sa pamilya. Okay, kitain talong. Kitain talong. Okay, pagkatapos niyan, ilalagay na natin ang bagoong. Okay, nailagay na pati ang sili natin. Ayan na ang alamang. Lagay na. Igisa natin ang kalahating kilong alamang. Okay. Halos walang mantika. Purpose lang natin doon para ma lumabas lang yung bango ng mga ricado at pumasok sa ano, sa lasa ng alamang. Okay. Ganyan lang. Pag haluin ang haluin, pag sure na naluto na ang alamang, ilalagay na natin ang ating pina-crisping pork. Yan. Ang ating sahog sa alamang, ang baboy. 1 kilo of pork and 1/2 kilo of alamang bagoong. Ayan. Okay. Haluin lang. Okay. Ihalo lang natin ang ihalo yung ano, yung alamang at baboy para mag-mix-mix sila. Tapos ilalagay na natin po yung gata. Yung kakang gata, ilagay na natin 'yan ang para masarap po talaga. I-try nyo lang po ito. Binaguong baboy na nabulol pa si Mami A na may baboy, na may gata. 'Yan. Yung iba kasi hindi na naglalagay ng gata. Pero ako naglalagay kasi ako ng gata talaga. Ayan na siya, malapit nang maluto. Natuyo na yung gata. Ayan na, maya-maya pwede na natin yan ihaing, ha? Huwag nyong kalimutan na ano, ha, nahugasan ang alamang para hindi maalat ang ating pagkain. Okay? Hugasan ng mabuti una para malinis. Pagkatas, ilagay na natin ang pinirito rin nating talong. Ayan. Sige lang. Pagkatapos niyan, ayan na siya. Lalagyan na natin ng magic sarap. Alam nyo na yan. Pagkatapos lagyan ng magic sarap, malapit ng ihaing yan. Papatayin ko na siya. Papatayin ko na ang apoy. Hindi kung sino ang papatayin ko. Papatayin ko na ang apoy para tayo ay kakain na. Ayan na siya. Finish na yan, malapit na. Hahaluin ko lang ng bahagya para yung magic sarap natin ay mahalo sa kabuuan ng niluluto natin. Okay. Okay, yan na. Sarap. Sarap. Okay. Yan, ganyan lang ang pagluluto. Thank you.